na maging seryoso tayo. Tignan nyo kung mali ba yung ginagawa nyo, o reusing nyo yung ginagawa nyo, hindi naman tama. Hindi na kumauli, saktan yung anak namin. Matagal pa. Hindi muna ngayon. Alaala ang kasama, mga sandaling dati anong saya. Bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang... Sinabo ka sa iba eh. Gusto kong bumawi sa kanya. Wala na rin naman kahit na balikan, wala nang tamis nung ika'y nahagkan. At sa huling paalam na intindihan na sa ating dalawa, may ibang hello mga ka-surprise buddies! Narito tayo ngayon sa Quezon City at tayo muli na naman maghahatid ng panibagong surpresang handog. And this time mga ka-surprise buddies, isang napaka-sweet na surprise sapagkat ang isang boyfriend ay magpo-propose na sa kanyang girlfriend. At kasama natin siya syempre para surpresahin at mag-propose sa kanyang pinakamamahal na girlfriend. So mga ka-surprise buddies, kasama natin niya, tawagin natin si Sir Dave Candontol. Hello, sir! Ayan. Tawag ko kayo! Ayan, Sir Dave. Ayan, si Sir Dave po ang kasama natin na sasurpresahin na kanyang girlfriend. So, sige sir, anong naisipan nyo at bakit iniisip na ito na yung tamang panahon para mag-propose? Siguro po para maitali ko na yung sarili ko sa kanya. Wow. Kasi, ayan nga, dahil nainlabo ako sa iba eh, kaya pero gusto kong bumawi sa kanya at gusto kong seryosohin na yung relasyon namin eh, kaya yun, naisipan ko mag-propose na sa ayun. So parang gusto mo na siya, kumbaga sa tagal na ng relasyon nyo, gusto mo nang i-level up, so gusto mo nang iparamdam sa kanya na siya na nga ang gusto mong makasama habang iba. Ayun, so mga surprise buddies, tulungan natin si Sir Dave na mag-propose sa kanyang girlfriend. So, kamusta sir, pakaramdam niyo ba? Kinakabahan ka, so naiintindihan ko. So, relax lang tayo sir mamaya. Tutulungan ka namin sa so, sana maging successful tayo. So, syempre, para maging successful tayo, gagawin natin, hindi natin muna kasama si sir, tatago muna siya sa loob ng sasakyan. At para naman tawagin ang girlfriend ni sir, kasama natin ang ating kasabot, ang kanyang brother. Tawagin natin si sir. Kaya, sakaway ka din. Kaya, hello. So, very supportive, syempre, sa kanyang future bayaw. Kaya, pangalan niya, sir? Jerome po. Si Sir Jerome. So, Sir Jerome, paano mo dadalhin dito si ma'am nang hindi siya makakahalata? Dadalhin ko po siya na i-deliver. May deliver. Na siya lang pwede, pwede mag-receive. Ayan. So, yun ang gagawin natin. So, siya na yung bahala para, syempre, mas ma-surprise, hindi na tayo agad makita. So, siya yung magsusundo sa kanyang ate, tawa ate mo, no? Dadalhin niya dito. At saka natin siya i-approach na merong delivery para sa kanya. So, at least, nag-match tayo. Ayan. So, mga surprise buddies, excited na ako. Alam ko yung excited na rin kayo. So, bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nagdala tayo ng proposal surprise, pero medyo matagal na. At lahat ng proposal surprise natin, nakakakuha naman tayo ng yes. Kaya don't worry sir, tulungan ka namin, pero let's hope for the best. So magbabalik kami kapag nandiyan na sila. Muli, this is Shop Best My Best Shoppers. Ako si Aldrian Namira. Kasama ko si Jerome at syempre ang ating surprise sender today na si Sir Dave. So let's all watch this. Sige sir, bali, sunduin mo na siya.
Tapos pag natalo na kami dito, na-approach na lang. Nandito na si sir, nakatago na siya sa loob ng sasakyan. So check mo sa camera kung nakikita. So ayan. So walang bakas, hindi nakikita si sir. So safe tayo. So tayo naman na magtatago dito sa gilid para hindi niya agad makita yung camera. Kita sila? So mga ka-surprise buddies, naghihintay kami at nagdatingan na rin yung mga kasabwan. So mga tropa to na witness, saksi, sa surprise ang ito sa proposal dito. So kamay kayo? Ayan. So yan, tatago po muna sila dito sa gilid ng sasakyan at sabay-sabay silang lalabas na mamaya pag magpapropose na si sir. Nandito na. Oh, nandyan na, nandyan na. Sige. Kayo po ba si Ma'am Jojeline Seya? Magandang umaga po. Bali, dumating na po yung mga delivery namin para sa inyo na in-order po online. Nandito na po sa sasakyan. Nandito po kayo na, medyo mainit. So, naalala nyo po yung mga in-order nyo? Yung mga in-order nyong item? Wala ba kayong in-order sa Shopee or Lazada? Itong nakaraan? Pero sa pangalan po? Ang camera. Bali, ganun po ngayon pag nag-deliver para magpraweba na na-receive. Lalo pag medyo marami yung mga items. Wala ba kayong naaalala? Pero nakapangalan po sa inyo eh. Yung mga items at sa address nyo. Hindi lang kasya yung sasakyan namin doon. Buti na pagtanungan namin yung kapatid nyo yata. Wala kayong naaalala. Pero cash on delivery naman siya. Tingnan nyo na lang po muna yung mga item, no? Para pwede naman pong bayaran pag ibababa namin. Dito lang po kayo saglit. Dito na po yung mga item. Surprise! Kung ikay aking nakita, puso ko ba at mata ba? Dito po. Masilayan ko ang surprise. Siyempre may nagmamahal sa'yo na pinapunta kami dito. Tanggapin niyo po itong flowers. Wow! Surprise! Apo pa kayo? Apo pa kayo? Sige po, apo pa kayo. Wow! Siyempre, napaka-sweet na nagpadala nito sa'yo. Meron ding chocolates. Wow! May idea na kayo, ma'am, kung kanina to galing. Okay lang yun na, remove mo na rin yung ano. Wow! Alam niyo na kung kanina galing, syempre. At meron din siyang regalong pinapaabot para sa'yo. Wow! Ano po bang meron ngayong araw na to at mukhang napaka-espesyal? Nanunuyo. Nanunuyo po ba? Ganun po ba? Ayan, basahin niyo nung malakas nakasulat sa banner. Wow! Sana all! At syempre may regalo ding pinaabot sa'yo para remembrance ng araw na to. Sige po, open niyo rin. Wow! Ang ganda naman! May laman ba to? I-flex nyo naman sa camera, wow! Siyempre! Yan, ay may nilalaman yan! Hawak-hawak ko yung importanteng nilalaman yan. So, ang pagbibigay daw ng ganyang regalo ay very meaningful. Kasi yan ay lagayan ng treasure. Kaya, pag nabigyan ka daw ng wallet, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka na ng treasure. Wow! At syempre, tingnan natin kung tama ang nasa isip mo kung kanino to galing. Nagpadala rin siya ng cake para sa'yo.
Wow! So talagang sinusuyo ka. Ayan, so love and forgiveness. So, ang nagpadala po nito ay, alam niyo na kung sino? Siya po ay, ano niyo po siya? Boyfriend po. Nasaan bansa po ba ang boyfriend niyo? Hindi ko alam. Sa OFW po ba siya? Nasaan po siya? Dito lang po sa Quezon. Nandito lang rin? O bakit siya nagpa-surprise pa sa amin? Kasi may kalokohan eh. Ay, ganun ba? Usually, ang sino-surprise namin, mga malalayo ang mga boyfriend, mga OFW, dahil hindi nila magawa. So kahit hindi siya OFW, gusto niyang ma-surprise sa kanya namin sa ganitong paraan. Dahil ito ang trending ngayon. Wow. So, love and forgiveness. So, sinusuyo ka niya. Kamusta po ba kayong dalawa ngayon? Okay naman na kayo ulit. Ngayon. So, pagmamahal at kapatawaran. So, kayo po ay mag-boyfriend at mag-girlfriend na nagpadala. Ilang taon na po kayo sa isa't isa? 7 years. Wow! Congratulations! Napakatagal na! 3 taon na lang, 1 dekada na. Ano bang wish mo pa para sa inyong relationship? Sana mas lalo pong tumagal, tsaka mas lalong strong, kahit anong problema. Hindi kami matitibag. Kasi basta kasama lang namin si Lord sa buhay namin. Wow. Tsaka sana magbago na siya, di na siya ulit sa mga ginawa niya sa akin. Nararamdaman ko mami yung sakit na nararamdaman niyo at napakaganda ng wish niyo. Ayan, so lahat ng wish niyo ay matutupad dahil nagpadala siya ng cake na may candle para makapag-wish ka raw. Ayan, so kaway muna tayo sa mga audience natin. Okay, sabay-sabay tayo bumilang. Okay, 1, 2, 3! Yay! At syempre, sisigaw sana ako, happy anniversary. Ayan. At meron siyang mas importante pang pinapaabot para sa'yo. So pakinggan natin ang ginawa niyang mensahe. Titigan mo lang siya dito sa camera kasi parang nasa harapan mo na rin siya. At kausap mo. Hello, mahal. Alam ko nasaktan kita ng sobra. Alam ko na sobrang hirap ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Dahil sa nagawa ko sa'yo at sa pag-iwan ko sa'yo. Sorry mahal sa lahat ng kasalanan ko. Sana mapatawad mo pa rin ako. At sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo, kahit na minsan gusto mo nang sumuko, pero andyan ka pa din, pilit mong inaayos ang lahat. Sinubukan kong alisin ang lahat ng alaala natin na nakasave sa phone at FB ko. Pero di ko magawang tanggalin dahil sa tuwing tinitingnan ko ang mga larawan natin, di ko maiwasan ang maluha at maalaala ang mga sandaling sabay nating inaabot ang mga pangarap natin. Patawarin mo ako, mahal, dahil ngayon ko lang na-realize na ikaw pa din pala ang sinisigaw ng puso ko. Sana hindi pa ako huli. Sana ako pa din ang laman ng puso mo. Mahal, maaari pa ba nating maipagpatuloy ang 7 taon at 6 buwan nating pagmamahalan? Wow, napakagandang mensahe. Ayan. Naiyak na si ma'am. Napakaganda ng mensahe niya. Ramdam na ramdam ko din yung puso. At nagtapos sa isang tanong. Ang tanong niya ay kung maaari niyo para ipagpatuloy ang 7 taon at 6 buwan yung pagmamahalan. Nasaan po siya?
Ano po yun? Saan po? Siguro po, baka akala ko nga po OFW at hindi makakapunta. Baka po ay kung nasaan na, kaya kami ang pinapunta. Ano po ba yung gusto mong itugon sa kanyang katanungan? Gusto mo siyang makita. So tingnan natin kung mayroon pang, actually mayroon pa siyang pinapaabot para sa iyo. So nandito lang po sa kabila, nandito lang sa sasakyan. Ah, okay lang po na sumama kayo. Dito po tayo. Ayan, dito po kayo, ma'am. Ayun ang isa pang sorpresa na dito pala siya. Dito po kayo. Gusto kita sa puso ko, ikaw lang. Ayan, pwede po kayong maupo. Ayan, sige, padihan niyo siya, sir, doon sa kapila. Ayan. So, di bali, natigil yung katanungan natin kay ma'am. Sir, remove mo yung ano, para kita ka. Sige, di ba? Tabihan mo lang siya. Ayan. So, yung katanungan ni sir, dun sa kanyang mensahe. Sir, tabihan mo siya. Ayan. So, pwede pa daw bang pagtuloy? 7 taon at 6 na buwan yung pagmamahalan. Sabi ni Lord. Ayun, sabi daw ni Lord. Ayun, sir, congratulations. At ipagpapatuloy natin ang inyong pagmamahala. Isang akot naman dyan ulit. Wow! Ayan. At meron pang katanungan si sir. So, meron pang katanungan si sir na hindi yata na, hindi ko nabasa. Ah, parang si sir na lang yata ang magsasabi. So, sir, ano pa po yung katanungan nyo kay ma'am? Ayun. Well, alam ko talaga. Sabi ko sa'yo, di ba, tatali ko na yung sarili ko sa'yo. Ganyan. Wala lang masasabi. Kundi, dediretsuhin ko na gusto kong... Gusto ko nang itali yung sarili ko sa'yo. Gusto ko nang maging seryoso tayo. Kung anong meron tayo. Gusto kita sa puso ko, ikaw lang ang mahalaga. Mahal. Sa mama. Hindi yung marry me. Kailangan kaya tayo ng support. Sige, sabihan niyo po si Papa. Saka si Papa.
Nasa pupa kayo. Sige po, din po kayo. At ang ganatong mag-decision yung anak nyo. Ayan, habang nakaluhod pa si sir. Ayan. So, narito po ang papa at ang mama. Ayan. Ikaw! Hindi naman kami ang ano. Ikaw ang decision eh. Hindi naman kami. Ikaw na lang yung natin namin. Pero matagal pa. Hindi muna ngayon ha. Yes. Magsunta sa puso ko, ikaw lang ang mahalaga. Yan, napaka-respectful talaga ang determination of parents ni Ma'am, ni Sir. Dito lang po kayo. Wow! So ngayon, sige po, tingnan natin. Pakinggan natin yung gusto pang sabihin sa'yo ni Sir. Ganon din naman ang gusto pang sabihin ni Dave sa inyong mga magulang. Sige, lapit lang po kayo dito. Ayan, anong gusto mo pang sabihin sa girlfriend mo? Sa fiancé mo na pala! Yay! Ano gusto mo sabihin sa fiancé mo at ganun din naman sa mga magulang mo? Mga magulang mo? Sa akin, alam mo na po. Tita, oh, tita, sorry po sa nagawa ko. Ganyan. Alam ko, nahirapan niyo po kayo sa nagawa ko, ganyan. Pero, diyan po kayo, natawad niyo po ako, binigyan niyo po ako ng chance. Huwag po kayo mag-alala na hindi ko po sasayangin yung chance na binigyan niyo po ito sa akin. Sa pagpapatawa niya rin po sa akin. Salamat, salamat. At inayaan niyo po ako, pinayagan niyo po ako na mag-post ito sa kay Bibi. Hindi niyo po siya, hindi niyo po kami pinigilan po talaga yung sa nararamdaman namin. Salamat po. Oh man, pangako sa'yo na hindi ko na uulitin yun, hindi ko na uulitin yung nagawa ko. Talagang ikaw na yung papakasalan ko. Ikaw na yung gusto kong makasama habang buhay. Hindi kong pag-ibig na pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin na'y gusto kita. Paalam pa ka naman! Congratulations! Wow! Ayan, may gusto kang sabihin sa kanya. Gamitin din natin tong pagkakataon. Anong gusto mong sabihin? Or, pakinggan muna natin. Sir, ma'am, dito po kayo sa gitna. Dito po kayo. Sa gitna po nilang dalawa. Ayan. So, pakinggan natin yung mensahe din ng magulang. Si Papa at si Mama. Ma'am, dito kayo. Ano pong gusto niyong sabihin or ano pong mapapayo niyo sa inyong mamandugangin at sa inyong anak? Ang masasabi ko lang, kaming magulang, kami gumagabay lang sa inyo. Kung ano yung mga desisyon niyo, nasa tamang edad na kayo, kayo yung magdesisyon kung ano yung mga tama o mali na gagawin niyo sa relasyon niyo. Tignan nyo kung mali ba yung ginagawa nyo o tama, ayusin nyo. Para kasi hindi naman kami ang magsasama, kayong dalawa magsasama habang buhay. Kaya ang lahat ng mga gagawin nyo, dapat pag-iisipan yung dalawa kung yun nga tama o mali. Kaya tapos, lagi kayong manalangin sa Panginoon na gabayan yung pagsasama nyo na itama yung mga direksyon na pupuntahan nyo. Tapos, lahat ng magiging gagawin nyo, isanggunin nyo sa Panginoon. Lahat ng balak nyo, ipag-pray nyo na kung
para may gabay kayo ng Panginoon sa mga bawat gagawin niya sa inyong buhay. Ang papayo ko lang na sana yung nangyari sa inyo hindi na maulit muli, sana maging maayos na. Wala kahit na may konting pagtampuhan, dapat ayusin agad. Hindi, huwag kayo matulog na hindi ayos to. Kaya pag gising niyo sa umaga, ayos na yung problema niyo. Ayun ang maganda na bilang payo ng magulang, dahil kami naranasan na namin yun. Nakita niyo naman kahit kami ganito lang na walang magandang pamumuhay, naayos naman namin yung pagpapalaki sa inyo, saka yung ginawa namin yung tangkulin namin bilang magulang. Dapat ganun din ang gawin nyo pag kayo nagkatuloy ang dalawa. Kaya salamat na nagkaayos na kayo. Sana tuloy-tuloy na. Maraming salamat. Maraming salamat po. Kayo ma'am, ano po maipapayin nyo sa kanilang dalawa? Ako din. Sir, dito ka. Ako din, ano. Sige. Wala akong hangat kung hindi. Para lang sa kaligayahan nila, masaya na kami. Kasi pag nasaktan yung anak namin, mas duble yung nararamdaman namin. Kaya, ayun, maraming salamat talaga sa Panginoon na nagkaayos na kayo. Hindi na ito maulit. Ayun, hangad ko lang na maging maayos ang buhay nyo pagdating ng araw. Na kayo ay nasa tamang pagpapamilya na. Ayun. Maraming salamat po. Thank you very much. Ayan. Ma'am, ikaw, anong gusto mong sabihin sa iyong boyfriend sa unang araw officially na kayo na ay fiancé, minaang isa't isa? Siyempre, ano po, nagpapasalamat dahil dininig ni Lord yung lahat ng prayers ko. Hindi ko siya sinukuan, nasabi ko kahit nung mga time na gulong-gulo siya, hindi ko siya pinabayaan, hindi ako nagalit. Ano, pinag-pray ko lang siya na ano, maging malino yung isip niya, na babalik din siya. Kasi ano eh, meron akong ano sa puso ko, pinangahawakan sa puso ko. Eh sabi ko, anytime, darating din tong araw na to. So pag dumating na yung panahon na maging kami na talaga, sana ano, baguhin niya na lahat ng mga ginawa niya dati, ganun. Tsaka sana mas lalo kaming tumatag. Kung ano kami dati, mas lalo pa rin tumatag. Tsaka ano, maging ano kami, maging sabay kami kung paano kami mag-grow, lalo na sa Panginoon, sa pagtayo namin sa Panginoon. So, yun lang naman po. Mas maging masaya kami forever. Yay! Congratulations! Sana ka ka! Wow! Napakaganda message, sir. May gusto ko pang itagdag. Congratulations, sir! Successful, kinakabahan siya kanina dahil syempre ang kanyang pag-ask sa'yo na kung siya ay iyong gugustuhin makasama, kumbaga hindi, nasa sitwasyon kayo ng hindi perfect timing dahil nagkaroon kayo ng labuan. Pero gusto niyang i-seal ang relationship. Gusto niyang maramdaman mo na ang sense of security na sa'yo na lang siya. Wow! Congratulations! Nasa ilang taon na po ba kayo? I mean age, like 24, ikaw po ay? Magto 23. So medyo nun pa kayo, mga college days pa lang. High school! Ayan, sa talaga namang high school. Pwede bang malaman natin dito? Malaman natin ang konting background. Ano bang naging love story niyang dalawa? So sino gusto magkwento? Para madaming ma-inspire. Hindi, dati talaga, ano, kwento niya sa akin, nung mga bata pa daw kami, nakikita daw niya ako. Then, crush niya daw ako. Then, nawala kasi hindi na kami ulit nakita. So, one time po, nakita kami sa church. Pero nung time na yun, iba po yung gusto niya, hindi po ako. Pero dahil nagka-text po kami, dun po na kami nagka-ano. Wow, so nag-umpisa kayo sa text mo. Wow. Kuya pa nga tao ko sa kanya. Wow. Ayun. Wow, ang galing. So, nag-umpisa sa textmate at ngayon 7 years na kayo at start na ng inyong forever. So, anong mga katangian ni ma'am na nagustuhan mo sa kanya? Marami po, sobra. Po siya. Sobrang bait, malagain, malalahanin. Tsaka,
matiisin po kahit na lagi kami nag-aano, nagtatalo ganyan. Pero siya lagi niyang gustong ayusin yung mga pagtatalunan namin. Tsaka mapagpatawad po siya. Napakarami po niyang ano, bukod sa maganda siya, ganyan. Wow, kasi napakaraming katangina. Congratulations! Isang masarap naman ang akap ulit. Yay! Tropa, pasok! Ayo! Pasok yung mga tropa na nag-bisikleta pupunta dito. Sige, dito kayo! Ayan, ba't mo dito sila? Basta rin ako. Sabay-sabay kayo na, congratulations! In the count of 3. 1, 2, 3! Mga ka-perfect body, successful tayo! It's a yes! Kagaganawan, successful natin ng natin ang proposal ng isang boyfriend. Muli, batiin natin si Mr. Dave Pandontrol at syempre ang kanyang girlfriend na si Ma'am Jocelyn Sea. This is their first day na mag-fiancé. Abangan natin ang susunod na kabanata. This is ShopFest, my best shoppers. Ako si Aldrian Humirang. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Shoppers, everyone, let's spread happiness and love.